954 sei operato in pace. Istasyon na gabi ng Panama sa langit na kaunyaran ng kabataan. Patuloy na maglalakad ang mga kasanayan sa pamamagitan ng mga bitsyong kanturo. 954 sa iyong kalapitan. Ito ang TVBC Special. Narito magiging na unong guro tatlo na departamento ng Pilipino ng Dr. Pisogono B. Ermita Senior Memorial National High School. Hindi lingid sa ating lahat na ang paghatid ng edukasyon sa ating mga mag-aaral ay lubhang napakahirap dahil sa pandemya ang ating nararanasan. Kung kaya ang mga guro sa ilalim ng Departamento ng Pilipino ay gumawa ng mga video lesson na maaaring makatulong sa mga mag-aaral upang higit nilang maunawaan ang mga paksang aralin at matamo ang kanilang pagkatuto. Marami pong salamat. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas. Kanina, kilalaan ng mga kapitapitaman at magigiting na guro ng baitang sampu ng Departamento ng Pilipino ng Business ng NHS. Maghahatid na kaalaman tungo sa kaunlaran. Ako si Lina Yermer M. Salvini. Ako si Binibining Lina Capitras Alas. Ako si Binibining Nelia Pito Nalas. Ako si Dina Sheila F. De Leon. Ihanda ang isipan, puso ay buksan. Bagong kaunuman, higay na daan. Kami ang mga guro sa Pilipino Baitang Sampu. Magandang araw, ako si Ma'am Len ang inyong makakasama sa panibagong pagtuklas sa aralin sa linggong ito. Bago natin simulan ay narito ang ilang mga paalala. Palagi ang tingnan at sundan ang weekly home learning plan sa pagsasagot. Siguraduhin na tapos sagutan ang mga gawain upang maipasa sa takdang araw at oras ng pasahan. Maaaring magtanong kung mayroong hindi maunawaan sa aralin. Maaari kayong mag-text o personal message o maaari din naman kayong tumawag. At sa huli, kung nakakaramdam ng pagod, magpahinga, ingatan ang sarili. Ang mga gawain ay matatapos din. Alam kong handa ka na para sa ikalawang kwarter, ikatlong linggo, at ang ating aralin ay ang pagsusuri sa kasiningan ng akda. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang na isasalaysay ng masining at may damdamin ang isinulat na maikling kwento. Tara na at sama-sama natin tingnan ang mga larawan. Tukuyin kung ano ang inilalahad ng mga ito. Suriing mabuti. Tama! Ito ay mga larawan na nagpapakita ng batang sa murang edad ay kailangang maghanap buhay. Laganap ang child labor hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang panig ng mundo. Ganito rin ang sitwasyon ng mga bata sa Isla Caribbean, kung saan matatagpuan sa Timog Silangan ng Gulfo ng Mexico at silangang bahagi ng Central America at ilagang bahagi ng South America, kung saan din nanggaling ang akdang ating tatalakayin. At ito ay ang isang dagli. Ang isang dagli ay isang maikling kwento at ang sitwasyon ay may nasasangkot na tauhan ngunit walang aksyong umuunlad. Gahol sa banghay at pawang mga paglalarawan lamang ayon kay Arrogante. Sa makatuwid, ito isang salaysay na lantaran at walang tinting nangangaral, namumuna o nalulujo. Napapagkamalang din flash fiction or sudden fiction sa Ingles ang dagli. At ayon nga kay Dr. Ruel Molina Aguila, na unang magkaroon ng dagli sa Pilipinas noong 1990s bago pa man magkaroon ng katawagang flash fiction na umusbuong noong 1990. Sa kasalukuyan ay kinikilala si Eros Atalia bilang isang mahusay na manunulat ng dagli na naglathala ng kanyang aklat na pinamagatang
Huwag lang din makaraos 100 mga kwentong pasaway, paaway at pamatay noong 2011. Ang mga sumusunod ang mga iminumungkahing paraan ni Atalia sa pagsulat ng dagli. Una, magbigay tuon lamang sa isang tauhan, isang banghay, isang tunggalian, dialogue, paglalarawan ng matinding damdamin o tagpo. Ikalawa, kinakailangang magsimula lagi sa aksyon o kilos. Sikaping may twist o punchline sa dulo. At ikaapat, magpakita ng kwento. Huwag ikwento ang kwento. At ikalima, tandaang gawing double blade ang pamagat. Narito at atin nang tutuklasin, pakikinggan ang ating aralin, ang pagsusuri sa kasiningan ng akda at ang akdang ako po'y 7 gulang. Sama-sama nating panoorin at ito ay mababasa nyo rin sa inyong module. Ako po'y 7 gulang. Hello, ang pangalan ko po ay Amelia at nakatira ako sa isang isla sa Caribbean. Ako po'y 7 gulang. Noon po'y ibinigay ako ng aking mahihirap na magulang sa isang mayamang pamilya na nakatira sa lungsod. Ngayon pong araw na ito, gaya ng ginagawa ko araw-araw, gumigising po ako ng 5 ng umaga. Umiigib ako ng tubig sa isang balon na malapit sa akin. Napakahirap kong balansin ang mabibigat na mga sa aking ulo. Pagkatapos po ay naghanda na ako ng almusal at inihain ko po iyon sa pamilyang pinaglilingkuran. Medyo nahuli nga po ako ng paghahain ng almusal kaya pinalo po ako ng aking amas ng sinturon. Pagkatapos po ay inihatid ko na sa paaralan ang kanilang lamang taong-ulang na anak na lalaki. Sumunod po, tumutulong ako sa paghahanda at paghahain ng tanghalian ng pamilya. Kung hindi pa po oras ng pagkain, kailangan ko pong mamili ng pagkain sa palengke at gawin ang mga utos nila. Asikasuhin ang apuyan, walisan ang bakuran, labhan ang mga damit at hugasan ang pinagkainan at linisin ang kusina. Kinuhugasan ko rin po ang mga paa ng aking among babae. Galit na galit po siya ngayong araw na ito. Sinampal po niya ako dahil sa galit. Sana hindi na po siya galit bukas. Pinakain po sa akin ang kanilang natirang pagkain. Mas mabuti naman po ito kaysa giniling na mais na kinain ko po kahapon. Bulag-bulanit po ang aking damit at wala akong sapatos. Hindi po ako kailanman tinayagan ng aking amo na ipaligo ang tubig na iniigib ko para sa pamilya. Kagabi po ay sa labas ako natulog. O minsan po ay pinatutulog nila ako sa sahig ng bahay. Nakakalungkot pong isipin na hindi ako ang mismong sumulat nito. Ayaw po nila kasi akong payagang mag-aral. Maging maayos po sana ang araw ninyo. Amelia. Pagkatapos natin mapanood at mabasa ang akdang ako po'y 7 gulang, atin na natin itong talakayin sa pamamagitan ng pagsagot ng mga sumusunod na katanungan. Una, paano sinimula na nagsasalita sa akda ang kanyang salaysay? Ikalawa, paano sinimula ni Amelia ang kanyang pang-araw-araw na gawain? Ikatlo, aling bahagi ng kwento ang naglalarawan ng twist ng akda? Ikaapat, ipaliwanag ang double blade na pamagat ng akdang ako po'y 7 gulang. Ikalima, saan nakatuon ang akdang binasa? Iyo itong ipaliwanag. Susundan ito ng isa pang gawain. Narito ang inyong gagawin. Suriin ang tauhan. Ang ating tauhan ay si Amelia. Ibigay kung saan ang tagpuan at mga pangyayari sa binasang akda sa tulong ng grapikong representasyon. At dito rin, isusulat ninyo sa pangyayari ang mga naganap, unang pangyayari, ikalawang pangyayari, at ikatlong pangyayari. Ikatlong gawain ay sumulat ng sariling salaysay hinggil sa iyong karanasan nung ikaw ay bata pa.
Ang magiging tema ng iyong gagawing salaysay ay ang mga natatandaan mong karanasan nung ikaw ay bata pa. Gagawin mo ito sa anyong dagli at gamitin ang mga salitang naglalarawan ng damdamin at pangyayari. Pagkatapos, basahin ang iyong isinulat na salaysay sa iyong mga kasama sa bahay. Tiyakin din lamang na naroroon ang 5 pamantayang ininungkahi sa pagsulat ng isang dagli. Sunod, ang gawain nito ay upunan ang bawat patlang ng mga salitang ginagamit sa pagpapahayag ng damdamin. Piliin ang sagot sa talahanayan ng pagpipilian na matatagpuan sa inyong module. At dito natatapos ang ating aralin sa linggong ito. Nawa ay marami kang napulot, marami kang natutunan sa ating tinalakay tungkol sa isang dagli. Hanggang sa susunod nating pagtalakay, paalam! Hello, ako muli si Ma'am Len, ang inyong makakasama sa 2nd quarter, 4th na linggo para sa ating bagong aralin, Nobela na Angkop sa Pananaw o Teoryang Pampanikan. Sa pagtatapos ng aralin, kayo ay inaasahang nasusuri ang nobela bilang aktang pampanitikan sa pananaw realismo o alinmang angkop na pananaw o teoryang pampanitikan na ihahambing ang akda sa iba pang katulad ng genre batay sa tiyak na elemento nito. Bago tayo magpatuloy ay ating balikan ang ating tinalakay ng nakaraan. Kukuyin kung tama o mali ang isinasad na pahayag, sasabihin nyo lamang kung ito ay tama o kung mali, ito ay ayon dun sa ating tinalakay na dagli. Una, ang dagli ay twist o may punchline sa dulo. Tama, ang dagli ay mayroong punchline o twist sa dulo. Ikalawa, ang pamagat ng dagli ay double play. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay. Ang dagli ay mayroong double blade na pamagat. Ikatlo, ang dagli ay may sitwasyong nasasangkot na mga tauhan at may maayos na banghay. Kung ang sagot nyo ay mali, mahusay. Sapagkat, ang isang dagli ay walang maayos na banghay sapagkat ito ay hindi umuunlad. Maaaring handang-handa ka na nga sa panibagong aralin sapagkat lubos mong naunawaan ang pagtalakay natin sa akdang pampanitikang dagli. Tara na at simulan natin ang bago nating pagtalakay. Ito ay tungkol sa isang nobela. Marahil ay alam mo na kung ano ang nobela at atin ngayong muling talakayin ito at dagdagan ang mga karunungang iyong nabatid. Ang nobela ay tinuturing na makulay, mayaman at makabuluhang anyo ng panikitikang tuluyan. Binubuo ito ng mga yugto na nagsasalaysay ng mga kawing-kawing na pangyayari ng buhay ng mga tao na bukod sa nagbibigay aliw ay nagpapakilos at pumupukaw sa damdamin at kamalayan ng mga mambabasa. Iisa ang balangkas ng nobela at maikling kwento. Ngunit, nagkakaiba lamang ito sa nilalaman dahil ang mga pangyayari isinasalaysay rito ay may mga kaugnayan sa lipunang ginagalawan ng mamamayan at naglalarawan sa bawat bansang kinagagalingan ito. Maraming pangyayari ang inilalahad sa nobela samantalang iisang pangyayari lamang ay inilalahad sa maikling kwento. Narito ang mga katangian ng nobela. Maliwanag at maayos sa pagsulat ng mga tagpo at kaisipan. Pagsasalang-alang sa kailangang kaasalan. Kawili-wili at pumupukaw ng damdamin. Ang nobela rin ay pumupuna sa lahat ng larangan ng buhay at sa aspetong lipunan ng gobyerno at reliyon. At huli, malikhain at may dapat pang maguniguning paglalahad at nag-iiwan ng kakintalan. Talakayin naman natin ang iba't ibang elemento ng nobela. Una ay ang tagpuan. Ito ay ang lugar at panahon ng mga pinangyarihan. Ikalawa ay ang tagpuan o ang mga nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Ikatlo, ito ay ang banghayo ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.
apat ay ang pananaw. Ito ang panauhang ginagamit ng may akda. Ano-ano yon? Una, kapag kasali ang may akda sa kwento. Ikalawa, ang may akda ay nakikipag-usap. Ikatlong panauhan ay batay sa nakikita obserbasyon ng may akda. Ikalima, tema o ito ang paksang diwang binibigyan ng diin sa nobela. Ikaanim, ang damdamin, ito ang nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Pamamaraan, ito ang estilo ng manunulat. At ang pananalita, ito yung tinatawag natin dialogong ginagamit sa nobela. Kasyam ay ang simbolismo. Ito ang nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. Para sa ating pagtalakay ay atin ang babasahin at unawain ang buod ng nobelang Ang Matanda at ang Dagat na isinalin sa Filipino mula sa Ingles ni Jesus Manuel Santiago or The Old Man and the Sea ni Ernest Hemingway. Ang akda ay matatagpuan sa inyong mojo. Samantala, pagkatapos ninyong mabasa ang akda, litaw na litaw sa nobelang binasa ang pananaw realismo. Matapat na pagsasalamin ng realidad ang ginawa ng panitikan para higit nitong mapaunlad ang lipunan. Nakatoon ito sa nilalaman ng teksto at ang matapat nitong pagganap sa lipunan. Kasabay niyan ay ating tuklasin ang mga sumusunod na kahulugan ng salitang ginamit sa bahagi ng nobelang inyong binasa. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Unang salitang inyong bibigyan ng kahulugan ay salaw, ikalaway apprentice, ikatlo ay dentuso, ikaapat ay mako, ikalima ay salapang, ikaanim ay proa, at ikapito ay popa. Para mabatid kung sadyang naunawaan ng inyong binasa, ay inyong sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutin ang mga katanungan sa buod ng nobela na matatagpuan sa inyong module at isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Tiyakin na ang sagot ay naaayon-ayon sa inyong pagkaunawa sa binasang akda. Unang tanong, ilarawan ang pangunahing tauhan na si Santiago batay sa kanyang kilos, ugawi, saloobin at paniniwala. Ano-anong pakikipagsapalaran ang hinarap ni Santiago? Isa-isahin ang tunggali ang ipinakita sa bahagi ng nobela. Ikaapat, sa iyong palagay, ano-anong kalupitan at karahasan sa lipunan ng malinaw na inilarawan sa nobela? Nangyayari ba ito sa kasalukuyang sistema ng ating lipunan? Sa iyong palagay, bakit pinamagatang Ang Matanda at Ang Dagat ang nobelang ito? Iyong ipaliwanag. Pagkatapos kong sagutin ay piliin ang angkop na salitang nagpapahiwatig ng pagsang-ayon at pagsalungat na nasa baba ng talaang makikita sa inyong module. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Naway maliwanag yung naunawaan ang isa pang akdang pampanitikang nobela at ang inyong binasang akdang Ang Matanda at Ang Dagat. Yun lamang para sa ating ika-apat na linggo. Hanggang sa muli nating pagkatuto, ako muli ang inyong guro, Ma'am Len. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam! Iyan ang aralin para sa linggong ito. Magkita-kita tayo muli sa susunod na aralin. Paalam!